Hey, what's up mga idol? Magandang araw sa inyo. Kumusta nga pala kayo? Siyempre, bago tayo magsimula at kung bago ka sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So yun mga idol, hindi na nga natin ito patatagalin pa. Kung bago ka sa akin channel, ay welcome sa J-Zone TV. Kilala nyo pa ba mga idol si Nick Young na tinaguri ang Swaggy P at isang NBA champion taon 2018 bilang parte ng Golden State Warriors? Well, siya nga po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating bagong video. Kwento nga ito ni Nick Young kung paano siya nag-umpisa at paano at bakit siya bigla na lang nawala sa NBA. Ano nga bang balita kay Nick Young? It's time for Swaggy P mga idol ang topic natin ngayon. With the 16th overall pick in the 2007 NBA Draft, the Washington Wizards select Nick Young from University of Southern California. Ganyan nga po nag-umpisa ang karir ni Nick Young sa NBA at inumpisa niya ang kanyang unang laro kalaban ang Sacramento Kings. By the way mga idol, hinahawakan nga po nito ang shooting guard at small forward position. Naglaro nga po si Young sa Washington Wizards ng 5 taon at doon nga po siya nakuha o doon niya nga po nakuha ang kanyang career high na 43 points kalaban ng Sacramento Kings taong 2011. Pagkatapos nga po ng 5 taon na i-trade nga po ito papuntang Los Angeles Clippers, pero nag-stay lamang po ito sa team ng ilang buwan, especially sa NBA playoffs, at umalis na rin. Sa pagkatapos nga po ng season niya sa Clippers, nag-sign rin nga ito sa Philadelphia 76ers, ngunit hindi rin nga po siya nagtagal doon at umalis na rin sa team. Kita naman nga natin mga idol na sa pag-alis nga po niya sa kupunan na nag-draft sa kanya, hindi na nga po naging maganda ang kanyang NBA career. At noong taong 2013 nga, dumating na nga po ang pag-sign nito sa Lakers ng 4 na taon at doon nga po siya muli nagkaroon ng breakout season, pero nahauwi lang nga ito sa pagkakaroon niya ng injury sa mga huling taon nito sa Lakers, kaya hindi na lang siya kinuha muli ng team. Noong 2017 nga mga idol, nag-sign nga po ng kontrata si Nick Young sa kupunan ng Golden State Warriors, at dahil nga sa kanya, mas tumatag nga po ang bench ng Warriors at nakatulong nga siya para mapunta ang Warriors sa NBA Finals gamit ang kanyang swaggy 3-pointers taong 2018, at eventually nanalo sila ng kampeonato at nakuha niya ang kanyang kauna-unahang NBA ring sa kanyang karir sa NBA sa pag-swept nila sa Cleveland Cavaliers. Pero pagkatapos ngang makuha niya ang kanyang unang kampeonato sa Warriors, bigla na lamang po itong umalis ng kupunan at sumali na lang sa Denver Nuggets. Ngunit minalas nga po siya doon dahil sa pagkaraan nga po ng 20 days nito sa Nuggets, 20 days lang mga idol, 3 weeks lang, in-wave nga po ito agad ng team at wala nang napuntahan pa. Naglaro lang nga po ito mga idol sa Nuggets ng 4 na laro at tsaka na umalis. Kaya ngayon, siguradong gusto nyo malaman mga idol kung ano na ang nangyayari ngayon kay Swaggy P. Well, sa inyong kaalaman muna mga idol, Swaggy P nga po ang tinawag sa kanya dahil sa kanyang laruan na puno ng swag, at nilinaw nga nito sa isang interview na ang Swaggy P nga po ay isang pseudo-biblical reference na ibig sabihin ay the prophet of swag. Sa ngayon nga ay maraming teams ang pinag-workoutan nito upang makabalik muli sa NBA ngayong season, pero hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin nga siyang team na nakukuha. Sa isang balita nga na nakalap natin, kabilang nga po si Nick Young sa mga veterano na nakapag-workout sa New York Knicks bago magsimula ang training camp. Sa di kagandahang balita mga idol, puno na nga po ang roster ng Knicks, kaya hindi na siya makakasali sa team at mananatili pa ring free agent. Siyempre may pag-asa pa naman nga siyang makabalik sa pagsali sa iba pang mga liga, katulad na lamang ng Big 3, kagaya na lamang ng ginawa ni Joe Johnson, na bagamat nga mahabang panahon itong nawala sa NBA, madaling nakabalik nga ito sa pamamagitan ng ipinakita niyang overwhelming at dominating performance sa liga. Kung magiging maganda naman nga ang performance ni Nick Young sa Big 3, lilinawin ko lang mga idol. Kung sasali nga po siya sa Big 3 ay siguradong makakabalik siya sa NBA, pero hanggang wala pa nga sa kanyang kumukuhang team, napaka-active nga ito sa mga social media at nagbibigay ng kanyang mga komento at suggestion sa mga NBA players at pati na rin sa liga. Huling pahayag nga po nito ay patungkol kay Carmelo Anthony, na ang dahilan nga daw kung bakit hindi nakakabalik si Melo sa NBA ay dahil sa isang site sa social media. Pero nagbabadya rin nga itong bumalik sa NBA kagaya ni Melo, at iniisip nito na ang Los Angeles Lakers ang pinaka-perfect landing spot
para sa kanyang pagbabalik. So yun lang mga idol ang ating update ngayon at balita kay Nick Young. Panalangin na lang natin na sana ay makabalik siya sa NBA kung saan man talaga siya nabibilang talaga. So this is J-Zone TV mga idol. Maraming salamat sa panonood.